Morning, guys! So today is July 23. It's a Saturday. So I'll be vlogging since I wasn't able to post any videos this week since may problema po talaga ako regarding my vision. And aside from that, may ibang problema pa ako. That's why I wasn't really inspired doing any videos for this week. So instead, I'll just do a vlog so that I'll be able to post something naman sa channel ko. So forgive me, I hope maintindihan nyo, and at the same time, ma-appreciate nyo na kahit pa paano yung vlogs na gagawin ko. And yes, I'm back to vlogging, and ayun, today, I will be going to Asian Eye Institute. It's my third checkup just for this week, guys, ha? Just for this week. And I hope everything goes well and sana kahit paano may improvement sa eyes ko kasi sobrang hirap ng situation ko right now. And ayun, I think I can do videos naman pero everything is just blurry for me. So ayun. Yeah, as you can see, alam ko mapapansin niyo yan. It's not red, guys. It's not red. It's actually violet brown. And hindi pa siya masyado nag-fade kasi 1 week pa lang siya. And yung hair color is really vibrant at first. Hindi pa nga siya natatanggal. Like, L'Oreal kasi yung ginamit namin for, I mean, this time. Well, we're used to Revlons. Pero maganda din yung hair color ng L'Oreal. Hi guys, I'm already here. I'm just gonna share with you my OOTD. Sunny's glasses, Forever 21 top, Forever 21 shorts, mango bag, Flux Adidas socks from Forever 21 as well. So ayan. Necklace, I forgot online shop, Pandora bracelet, and I think ano to? Ano ba to? Casio watch. So ayan. Hi guys! I'll be back on August 6th. Yun, so before mag-class check. And so far, my improvement. So yes! Yan, uwi na kami. So bye! I'm home and it's already 11 past, ay joke, past 12 na. So ayan, dito si Yuki. Yuki, say hi! Say hi! Hi! Ayan, kulit! Ang kulit nila. Ayan lang, update ko kayo. Ay, di-dinner lang. Ay, magdi-dinner. Magla-lunch lang ako. Tapos, pahinga siguro, tulog. Then, ewan ko. So ayan, yun lang. Hi you guys! I'm back and yeah, natulog lang ako kanina and pagbaba ko showing sa Cinema One yung Honor Thy Father. So nanood lang kami na yaya ko ng Honor Thy Father. Well, it was good. Ay, ang galing ni John Lloyd in fairness. Hands down. So today, it's just 7 past 7 PM. So I'm thinking na gumawa ng video kasi nasa mood na ako. Yes! And maganda yung vision ko right now. Just right after ng checkup kanina, sobrang nabuhayan ako. So, inisip ko, I kind of want to do a video for you guys. So, para naman may ma-post ako this week. Tapos, wala lang. Tapos, I saw ulit yung post sa UST Files ng Thomasian YouTubers. Tapos, isa ako dun sa nalagay. Yee! Kinikilig ako. Wee! Ako ba? Tapos, yun, nalagay niya. Ewan ko sino nag-post. I think senior high school siya. Kasi, sa end ng post, nakalagay dun was SHS. So, feeling ko nga, senior high school student siya. So, ayun. Kinikilig ako. So, yun. Na-inspire ako gawa ng video ngayon nung nakita ko yung post niya. So, ayun. Yun lang. Wala lang. Pero, I don't know yet kung anong video yung gagawin ko ngayon. Haul siguro. Kaso, kung haul, parang
ewan ko, sobrang random haul. As in, random haul. Makeup, wala naman masyado. Yeah, wala masyado ako sa makeup. More on clothing and super duper random stuff. So, yun. Yun, guys. Mag-aayos na siguro ako. Tapos, mag-start ako mag-film in a while. Bye! Currently filming my collective haul video, which I'm gonna post sana today. Pagpupuyatan ko yun para lang matapos ko siya. Para may mapost ako this week kasi talagang bad trip. Bad trip. So anyway, kalat ko guys, diba? Ang kalat ko. As in, sobrang kalat ko. Sorry. But anyway, so makakanag pala ng video. Sorry kasi sobrang daming inappropriate na background sounds, background effects, whatever. Yung mga tricycle, yung mga ganon. May meron ba? Wala naman. So, yun. Sorry guys, tulad yan. Yan, may tricycle na naman. Sobrang annoying. And sobrang minadali ko lang din yung video kasi dumating na yung nanay ko. And ayoko talagang may parang may tao kapag nag-film ako. Except for my yaya, my dogs, and my kuya. Kasi wala talaga silang pakipag-video ako. Yung parents ko lang. Kasi feel ko curious sila kung paano ko ginagawa. All that. So, yun lang. Pero, okay lang. Wala naman akong choice. So, actually, nandiyan na siya. And namatay yung camera ko. And patapos na ako nung namatay siya. So, bad trip talaga. Sayang yung time. So, nag-vlog na lang ako. So, ayun na guys. Anyway, siguro okay na siya. Tutuloy ko na para matapos na ako. Hi guys! Tapos na ako mag-film ng collective haul video. And parang konti lang yung napakita ko. Or masyado lang ako mabilis. Ewan ko kasi medyo nagmamadali ako. Sorry. Pero anyway, pabawi ako sa susunod na videos ko. And pabawi ako through this vlog. Since at least sana may dalawa akong mapost. Just for tomorrow or for Monday. So, ayun. Sorry talaga na medyo madali. Kasi malapit na din ako. I mean, time ko na din magpatak nung gamot. So, kailangan, I mean, on time kasi ako magpatak. So, kailangan talaga matapos ako on time. Eh, saka ko lang naisipan gumawa ng video. Eh, gusto ko talagang gumawa ng video. So, pasensya na po. Pero, anyway. So, ayun. Tapos na. And guys, gusto nyo malaman kung gaano nagsistick yung mat ni. Tingnan nyo. Hinugasan ko yan ah. Ayaw nyo matanggal. See that? Diba? Mukhang may sugat. Pero, tingnan ko kung matatanggal siya through, ano ba? Nasaan na ba? Through wet wipes. So, ayan. Hindi ako gagamit ng remover. May makeup remover ako na liquid. Meron din akong wipes na makeup remover. Ay! Dalawa yung nakuha ko. Pero, ayan. Gagamitin ko lang muna is wet wipes. Wait lang guys ha. So, tanggalin natin. Wait. Hassle to ah. Natatanggal. Ayan, natatanggal naman siya. Pero, super konti lang. Wait din ko. Yeah, natatanggal naman siya, guys. Yan, mas nakakatuwa naman. Kasi usually, pag nagtatanggal ako ng makeup, ano lang, tawag dito, talagang nagtatanggal ako ng makeup remover talaga. So, ngayon lang ako gumamit ng wet wipes. So, ayan. Yan, malinis na siya. Yay! So, okay naman pala siya, guys. Okay naman pala siya. Akala ko hindi siya matatanggal through wet wipes talaga makeup remover. Pero, I was wrong. So, anyway, you guys, mag-ayos lang ako. Then I will edit my videos for today. Yeah, for today. So, bye! Tapos na ako mag-ayos. Sorry. Pero, andal dito, may gusto pala ako i-share. Hindi ko siya na-share sa haul ko. Nakalimutan ko. Nung napatingin ako sa, nung nag-ayos ako actually, nung vanity area ko, sa ako na-realize na hindi ko, ang dami kong hindi talaga nasama. As in, sobrang dami kong hindi nasama. Di ba nabanggit ko sa inyo, nag-upgrade ako ng vanity area para pag nag-vanity tour ako, medyo presentable naman siya. So, ayan. Wait. Papakita. Dito ko na lang sa inyo i-share yung iba sa mga nabili ko this month and last month lang naman actually. Actually, madami sila guys. Talagang hindi ko lang talaga sila lahat nasama sa haul dahil yung mga nakita ko lang na, I mean, yung nakikita ko lang ngayon, yun lang yung mga pinagkukuha ko. So, eto, share ko yung iba.
So mga kanod ng vlog na to, swerte kayo dahil nakita nyo ng glimpse. Hindi ng glimpse, actually ito na yun eh. Pero hindi pa to final ah. Ito na yung vanity area ko. So ayan. Marami pa akong acrylic cases. May sobra pa nga ako nito. Kaso hindi ko na siya nilagay dito. Kasi dati ito yung nalagyan nitong mga lipstick ko dito. Hindi pa siya lahat eh. Wala lang talaga akong space. Kasi nga naglagay ako nito for my skincare, ganyan. Meron pa akong mga brushes dyan sa loob, mga lipsticks. Ito lang yung medyo madalas kong gamitin. So, ang gusto ko talaga i-share dito guys is yung mga acrylic cases. Kasi for sure, ang daming magtatanong saan ko yung binili and all that. So, ito guys. Ito, kung saan kayo makakabili ng sobrang murang acrylic cases sa Seizen Daiso. Itong binili ko to from Seizen, this one, and this one. Yan, ito. Actually, ito, 288 yata. This one, 88 lang yata to, or 188. Ito, 88 lang to. So, di ba, ang mura niya, kaysa bumili kayo online, sa SM, mahal din. So, guys, sa Daiso, Seizen, doon ko siya binili. So, yan, this one, itong may drawer, I got this from Trendsetters Bazaar. May online shop na nagbibenta. I think natago ko pa yung card dito. Wait lang ha. Natago ko pa yung card nila eh. Para pag gumawa ako ng haul. I mean, ng haul. Sorry. Ng vanity tour. Kung may magtatanong ko saan nabili. Ito. Dito ko siya nabili. So, this is the Lucky Princess. So, check them out sa Instagram, Facebook, and yung number nila. Diyan ko nabili. 600 ko yata nabili to. Ito. Itong ito lang yan guys ha, ito lang yan, 600 and 900 siya kapag may kasamang ganito. So isipin nyo naman, nakuha ko lang to ng 600, nakuha ko lang to ng 188 or ng 288. So mas mura pa din na binili ko siya magkahiwalay. Well, kasi diba, iba naman yung pinagbilang ko nito, but still, pero ito medyo mahal siya, pero okay lang yan. Okay na yan. Ang next agenda is yung brush holders. Kasi yung ginagamit ko, yung lalagyan pa nung mga MAC na brushes. So, yun. Actually, ano lang to guys, ang tawag dito, hindi siya authentic na brushes. Yung mga brushes na MAC ko dito. Yung iba lang dyan, pero hindi siya lahat. Yan, may mga ano pa ako, ang tawag dito. I forgot. Tawag dyan. Pero yan, yung mga ipa pa akong klaseng brushes dyan. So, yun lang guys. Ito yung next agenda ko. And yung table. Kasi itong table nga medyo maliit. Ang dami ko pa acrylic cases and makeup na nakatago. Mayroon pa nga dito guys sa ilalim. Pero makalat pa doon. Sorry ko ipakita. Mayroon pa doon sa ilalim. Pero gusto ko lahat talaga naka-display. So, ayan. Yun lang guys! Hindi ko pinakita yung mga makeup na nandun ha. I'm sorry. Kasi nga may mga makeup pa ako dyan. Ayoko namang isa-isahin na. Knowing na hindi pa yun kompleto. So, sorry po. So, ayun guys. Kung saan kayo makakalap ng murang acrylic cases, yun na talaga guys. Sa Seizo. Sa Daiso. Seizen Daiso. Yun. Sa Trinoma ako nakakita ng acrylic cases. Trinoma sa True Value, pasok yung True Value, tapos sa dulo, nandun yung Seizen. So, dun ko nabili mostly yung mga acrylic cases ko na mura, super mura lang. So, yan. Yun lang guys, bababa na ako to edit my videos. Chubby, come here. Good evening guys, it's a Sunday and gabi na, obviously. And hindi na ako nakapag-good night kagabi kasi
sobrang tagal kong inedit yung, I mean, di, sandali ko lang siya inedit yung video, but then, yung saving, exporting process niya, sobrang tagal, so, natulugan ko na siya. So, pati yung pag-upload, guys, natulugan, ayun, yung pag-upload, natulugan ko na. Hinintay ko lang siyang matapos mag-save, tapos in-upload ko na, and all that. So, pagising ko, kanina, na-upload ko na siya. So, ayun, check that out, guys, channel na siya. So, today, hindi na ako nag-vlog kasi this day was my rest day. Well, hindi naman kasi last week din, puro rest day lang ako kasi my eyes are really hurting and na-affect na yung head ko. Talagang sumasakit yung ulo ko. Kaya, yun, tulog, kain, nood, phone, sandali, reply sa comments nyo, then tulog ulit kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko. As in, ewan ko, sobrang concerned na yung parents ko nga eh. Pero, I can't do anything about it kasi yun talaga yung effect nung gamot sa mata ko ngayon. Well, may something sa eyes ko ngayon. I don't want to share it yet pa. Pero, basta there's something happening and dahil, may nakikita ako guys ha, may nakikita naman ako. May something lang dahil nasisilaw ako and hindi siya dahil sa part of it is because of the surgery, pero sa eyes ko talaga yung problema yun. So, well, sige na nga. My pupils are not closing. Like, diba, ang pupils natin nag-open close yan. Lalo na kapag may ilaw para hindi tayo masilaw, ganyan. So, yung akin, hindi siya nagko-close ngayon. And yun yung problema namin. And parang binibigyan ako ng option ngayon. No, binibigyan ako ng, pag hindi nag-work yung gamot, binibigyan ako ng option to remove the lens or not. But wala pang guarantee. If i-remove yung lens, kung mag-close yung pupil ko right after. So, ako personally, ayoko nang tanggalin. Kasi, malinaw naman lahat, nasisilaw lang ako. And may reflection sa lights. Like, pag tinitingnan ko yung lights, nagsashine siya around sa light. Parang ganun, ang hirap i-explain. So, yun lang naman yung problema ko. And so far, 1 week na akong nagagamot. So far daw, may improvement ng konti. Pero still, yun pa din yung nakikita ko and all that. Yung grade ng eyes ko is good. Eye pressure is good. Yung pupil lang talaga yung problem. Kasi sabi ng doctor, if the pressure is not good, then ano na talaga? I mean, tawag yun, parang emergency situation na siya. Parang ganun. So, ayun. It's kind of hard for me right now. Kasi, yun nga yung side effect ng gamot. May tatlo akong bagong gamot ngayon. Well, actually, dalawa. Yung isa, binalik lang ulit. Kasi naubos na siya nung healing period. Gamot ko na yun eh. Nung nag-heal ako ng eyes. Tapos, nung naubos, nag-stop. Tapos, ngayon na, yun, may problem nga ako sa eyes ko. Binalik ulit siya. So, yun, tatlong gamot ngayon. Hindi sila lahat masakit sa ulo. Yung isa lang. Yung isa lang na 4 times a day dapat. Ah, grabe guys. Ang hirap-hirap. Sobrang hirap. And, nabobother ako kasi pag nag-school, syempre, isa sa mga side effects ng gamot is lumalabo yung paningin ko. Well, ganun talaga siya. Wala akong magagawa. Pero, kaya, ano yun, guys? Kasi masakit siya sa ulo, yung side effect ng gamot, tas malabo din. Kapag malabo yung paningin ko, sumasakit yung ulo ko. So, parang doble yung headache ko. Gets nyo ba? Ganun yung hirap na inaano ko ngayon. Kaya hindi din ako makapag-video kasi nga malabo, wala akong nakikita, ganyan. So, ayun, nahihirapan ako. Pero, ang ginawa ko kahapon, nakapag-video ako kasi diba galing ako ng Asian eye, tapos may anesthesia ako and all that. So, hindi siya nag-i-effect. Yung hindi nagkakaroon ng side effect masyado yung gamot sa akin. Kaya kaya ko kahapon. Pero on a regular day, may days na masakit yung ulo ko, may days na hindi. And this day, sumasakit na naman siya. Ah, grabe guys. Yun lang. Pero I mean, huwag kayong matakot sa surgery ha. Like, diba? Ang dami kasi nagtatanong na, kamusta yung surgery? Anong ginagawa sa akin? Ba't ako ginanon? Alam mo yun? Ang dami interested kasi marami na malabo din yung mata, diba?
Pero ayun, okay, matakot sa surgery. Ang problem, na sa akin yung problema, na sa pupil ko talaga yung problem, hindi sa surgery itself. So, ayos lahat eh. The lens is nasa right size, nasa right place, lahat, okay lahat. Yung pupils ko lang talaga yung problema. So, yun, sharing, sorry na pahaba kasi ang hirap i-explain bakit hindi ako makapag-post ng video. Ang hirap din, na hanggang vlog lang ako, ganun. So, yun lang, wala lang, sinishare ko lang para din naman sa mga, kasi yung latest video ko din, ang dami may nagsasabi sa akin na kamusta na yung eyes ko, ganyan. So, ayun guys, update lang. And I'll be having my eye checkup ulit sa August 6 before mag-class. Then, after that, after 3 months yata, bali pag nag-class na, babawasan na yung drops. I think morning and gabi na lang siya. And mas okay siya kasi yung class ko, may class ako no morning, may class ako ng gabi. Basta pag may class ako, hindi ako magda-drop. So, hanggat kaya, morning at gabi, pag hindi kaya ng morning, gabi lang, bago ko matulog. Ayun. Hirap! Ang hirap-hirap. Pero kaya yan. Sana mag-improve siya. So, yun. Ngayon, mag-ayos lang ako. Then, I'm ready to sleep. I'm sorry guys, hindi ako nakapag-vlog today. But, tomorrow, yeah, I'll be back sa pag-vlog. So, ayun lang. Thank you guys for listening. Thank you for watching this vlog. And I'll see you tomorrow. Bye! Don't forget to hit the like button and leave your messages at the comment section. If it's your first time watching my videos, don't forget to hit the subscribe button to get updated.